Magandang araw mga kaibon, welcome back to my YouTube channel. So bago pa lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-ring mo rin yung notification bell para lagi updated sa mga upload ko pang video. So sa mga bago subscriber natin dyan, ay welcome kayo sa ating YouTube channel. So ang ating YouTube channel ay patungkol sa pag-aalaga at pag-breed ng mga African lovebird. So ayan nga mga kaibon, no? Ngayong araw is ang ating topic, paano nga ba mapabawasan yung behavior ng ating ibon sa pagkakalkal ng kanilang kainan. So ano yung remedyo ang gagawin natin doon? So ang mapapansin nyo, di ba, yung mga ibon natin, kinakalkal nila yung kainan nila. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung remedyo ang gagawin ko. So kung gusto nyo makita yun, ay tapusin nyo ang video na to hanggang dulo. Bakit nila kinakalkal yung kanilang mga kainan? So, unang-una, gawin natin example yung tao. So, kunwari, ulam nyo is gulay, tapos may mga karne, no? So, ikaw, ayaw mong kumain ng gulay. Ang gagawin mo rin, syempre, di ba, hinahanap mo yung karne at parang inaano mo yung gulay, tinatabi-tabi. So, ganun din sa ibon. So, maaaring ayaw nila ng ibang seeds, kaya kumakalkal sila at hinahanap yung mga gusto nilang seeds. So, isang way para matanggal yon ay alamin nyo yung mga paboritong seeds ng inyong mga alagang ibon at yun yung damihan yung percent sa inyong mga patuka. So, kunwari, hindi naman sila mahilig dun sa kinakalkal nila, yun talaga, yun yung babawasan nyo kasi yun yung tinatapon at yun yung nasasayang. So, dagdagan nyo yung mga paborito nila. So, gumawa kayo ng sarili nyong mix para iwas yung masasayang na pagkain. Dahil nga ngayon, alam naman natin yung mga patuka ay mahal na, no? So, dapat dun tayo sa matipid. So, ayun na nga, kinaalkal nga nila yon. So, ang gagawin natin yung remedyo is lalagyan natin ng harang yung patukaan para hindi na nila makalkal. So, kukuha lang ako ng example. So, ayun nga mga kaibo, no? Ito yung example. So, ito rin yung aking ginawa. So, ganito yung itsura niya, di ba? Mapapansin nyo, may pa-cross na siya sa gitna. So, nung wala to, syempre, open na open, nakakapasok yung ibon sa loob ng mismong kainan at nakakalkal niya ng ganon. So, natatapon. So, simula nung nagkaroon ng ganito, hindi na sila makakapasok sa loob at hindi na rin nila makakalkal masyado. So, onti na lang yung matatapon kung meron pang matatapon. So, yun yung pinaka-purpose nito. So, sa mga clay pot, ganito yung pwede nyong gawin. Pero sa mga plastic, yun yung madadali. So, ito yung picture ng mga plastic. Ayan, ganito yung magiging itsura pag yung sa plastic yung pakainan nyo. Pero pag ganito yung mga pakainan nyo, ganito yung magiging itsura. So, punta na tayo dun sa pinaka-procedure at yung mga materials na ginamit ko kung paano nga ba ito ginawa. So, ayun nga mga kaibo, no? Ito nga yung ating topic ngayong araw, no? So, syempre, di ba, alam ko naman meron sa ating mga nakaka-encounter ng yung mga alaga nila is kinakalkal yung mga pakainan gaya nito. So, ang solusyon na ituturo ko ngayon is yung lalagyan natin siya ng alambre na pa-cross dito. So, yung gagawin natin ngayong araw is applicable lang to sa clay pot, yung mga may gamit ng ganito. Kasi yung sa mga may gamit ng ceramic, hindi to pwede kasi baka mabasag. At yung mga may gamit naman ng plastic, iba naman yun, mas madali yun dahil papainit ka lang ng bakal tapos tutunawin mo yung plastic para maipasok yung alambre. So yung ganito, kailangan mo lang, syempre, yung clay pot. Yung ganito, yung parang maliit na drill. Tapos, alambre, tsaka yung, ayan, flies. So, yan lang yung mga kailangan. Sobrang dali lang. Ang gagawin mo lang is bubutasan to. So, doon na tayo mga kaibon at butasan na natin to. So, ayun nga mga kaibon, no? Nilagyan ko ng basahan para hindi magkalat yung mga alikabok, no? So, yun lang. Hindi ko na sinusukat, tansyahan na lang. Bubutasan ko na lang. So, ganito lang naman.
Hindi ko alam kung ano yung pwede nyong gamitin kung wala kayong ganitong drain. Pero kung meron naman, pwede rin naman yung mga barena, ganun. Pero dapat yung dulo maliit lang. So akin eto, may ganito kami. Ayan. Kaya mas madali. Bubutas lang tayo dito ng ano, apat na piraso ng butas para doon natin ipapasok yung mga alambre. So ayan nga makimo no, dahil maliit lang yung drill natin, medyo matagal. Pero kung may mas malakas kayong mga drill, mas maganda yung gamitin, no? Para mas mabilis yung trabaho. So, ayan mga kaibon, no? Nabutasan na natin. Gagawa lang tayo ng apat na butas, tapos ipapasok natin doon yung mga alambre. So ayun nga mga kaibon, no, nabutasan na natin to ng apat dapit natin. Ayan, no, may mga maliliit na butas na siya. Ayan, so dyan natin ipapasok yung mga alambre. Ayan, so tara, lagyan na natin itong alambre. So ayun nga mga kaibon, no, ilalagay na natin yung alambre. So napakadali lang yan. Ayan, no, ipapasok lang natin sa bawat dulo. Tapos, sobrang lang. Kahit onti lang yung sobra sa dulo. Tapos, puputulin na natin. Ayan. Ganun din gagawin natin sa kabila. Mapasokan lang ng alambre. Ayan. Tapos, ayan. Tatagos lang rin natin to sa dulo. Ayan. So ayan, magiging ganyan itsura niyan mga kaibon, no? Tapos yung mga nakausle, isitutupin na lang natin. So ganito yung magiging kakalabasan niyan mga kaibon, no? So gagawin ko muna to tatlo, tapos balikan ko kayo mamaya. So ayan mga kaibon, no, magpapakita ko sa inyo ng mga sample ng mga kainan na mayroong ganon. So eto mga kaibon, kagaya nito, ayan, ginawa ko yan nung isang araw. Yan, ganito yan. Maganda yan dahil nga iwas na yan sa kalkal, hindi na yan makakalkal ng mga alaga natin. So kung papansin ninyo, lahat ng mga clay pot or pasuko ay may ganyan talaga. Ayan, no. Lahat yan nilagyan ko dahil nga syempre mahal din naman yung mga seeds nila. Hindi natin sasayangin yun, no? Kasi ako pag napunta na sa mga poop tray, hindi ko na ginagamit. So ayun na nga mga kaibon, no? Nakita nyo na yung procedure at yung mga materials na kailangan sa paggawa nun. So ayun na nga lang yung ating topic ngayong araw. So kung wala naman kayong ganong materials, pwede naman talaga kayong bumili na lang nung plastic na kainan, kaso medyo mahal yun. So mas gusto ko pa rin yung clay pot dahil nga minsan nginangat-ngat rin nila yan at yung mga tuka nila ay nahahasa at hindi yung mahaba. So isa yun sa dahilan bakit clay pot pa rin yung ginagamit ko. At pangalawa, mura talaga yung clay pot, no? Yun nga lang, yung paggawa ng ganun mahirap. Pero pwede nyo naman gawin, palibutan nyo ng alambre na lang. Kaso, magastos, no? Pero, ayun nga, kung may drill kayo, mas maganda, yun, ganun yung magiging resulta niya, no? Basta, gawin nyo na lang ng paraan kung paano nyo magagawa ng kagaya ng akin, no, mga kaibon. Pero hindi nyo kasi yan pwedeng pupukin dahil magkakarak yan, no? Kasi babasagin nga yan. Pero, yun nga yung mga tips na may bibigay ko sa inyo kung paano mabawasan yung pagkaalkal ng mga alaga nating ibon at
paano mo mabawasan yung pagkakasayang ng pagkain, no? So ayun nga mga ibro, yun lang sa para sa araw na to. At sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating video ngayong araw. So kung may mga suggestion kayo or mga gustong topic, i-comment nyo lang sa baba at tatry natin gawan niya ng vlog, no? So kung may gusto kayong pag-usapan, i-comment nyo lang sa baba at itatry natin i-vlog yan kung kaya natin. So yun nga mga kaibon, no? Huwag niyong kalimutan i-like at follow ang ating Facebook page na ito. Ayan, mag-PM lang kayo dyan kung may mga tanong kayo about sa ibon. Ayan, sasagutin ko yan pag nakita ko, no? So PM lang kayo dyan. So yun nga mga ibon, no? Malapit na tayo mag 2,000 subscribers. So please keep on supporting para pag na 2,000 subscribers na tayo, yun na nga ay magpapa-free raffle na ulit tayo. So yun nga, nagsisa na yung anak ng ating back-to-back Opalife. So malamang dito ako kukuha nung ipapa-free raffle natin. So stay lang kayo, lagi kayo manood mga kaibon. And don't skip ads mga kaibon, malaking tulong sa akin yun. So yun lang mga kaibon, God bless, stay safe, hanggang sa muli.